What's up guys, this is Lijan and welcome to Lijan Story Vlog. Welcome back guys, kumusta po kayo lahat at sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At nandito na po ang bagong kwento po na alay ko po para sa inyo, sana magustuhan nyo. Pero bago po tayo magpatuloy, shout out po muna tayo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel na sina Martin Luis ng Makati, hello hello po. Kay Melly Sky, kay Rodel Eric De Castro, hello idol, kay Reynaldo Gabriel. Kay Jan Gansit, once again, kay Ricky Pascual ng Marikina City, hello hello po sa inyo. Kay Eduardo Rodelas ng Cavite, hello po, kay Marlon Brasas. Kay Robert Ducay, kay Nike Trilles at Kuntapay Maki. Maraming maraming salamat po at nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Tara, samahan niyo po ako. Ako si Justin, 16 years old at kakagraduate lang ng high school. Masayahin akong bata at palakaibigan. Mabarkada, kumbaga. Subalit, tumutulong din naman ako sa mga magulang ko. Tuwang-tuwa nga ang mga magulang ko eh, masipag daw ako. Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya. Pagtatanim ang kabuhayan namin dito sa Batangas, mga gulay at kape. Ako ay magka-college na sa pasukan. Kukuha ako ng kursong agriculture para kasing namana ko sa mga magulang ko ang hilig nila sa pagtatanim. Nagbago ang lahat nung umuwi ang ate ko galing Maynila at kasama ang asawa niya, ang bayaw kong si Randy. Dalawa lang kaming magkapatid ng ate ko. 6 years ang agwat namin. Ilang taon lang pagka-graduate niya ng college ay nag-asawa na siya. At si Kuya Randy nga ang napangasawa niya. Gwapo, maputi at matangkad si Bayaw, pero may pagka-suplado. Marahil siguro, supervisor siya sa isang malaking kumpanya. Malamang stress lagi at syempre, mahirap daw ang mag-handle ng mga tao. Kaya lang naman sila umuwi kasi kabuwanan na ng panganganak ng ate ko. Gusto kasi ni ate dito manganak para maalagaan siya ni Mama. Bale, isang buwan silang mananatili dito sa bahay kasi si Bayaw nakapaternity leave din ng isang buwan. Okay naman si Bayaw Randy, kaya lang parang iniiwasan niya ako. Ewan ko lang kung bakit pero parang ayaw niyang nagkakasama kami ng matagal, kaya nasabi ko na medyo suplado siya. Ako kasi yung tipong ayaw kong may dull moment. Medyo makulit nga daw ako, sabi ng mga tropa ko. Sa edad kong 16 years old ay mukhang matured na daw ang itsura ko. Medyo moreno ako dahil madalas ako sa taniman at hindi naman ako arte sa katawan. Mahilig kami maglaro ng basketball ng mga kaibigan ko. Kaya naman, medyo batak ang katawan ko. Justin, alam mo, marami kang paluluhain ng mga babae. Ang laging sinasabi ng mga matatanda sa amin. Ako naman ay wala pa sa isip ko ang mga ganong bagay. Hindi naman sa pagmamayabang ay madami ang nagagwapuhan sa itsura ko. Bagay na pinahayaan na lang. Lumipas ang isang linggo at nanganak na ang ate ko. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko sa kauna-unahan nilang apo. Dahil summer ay anihan din ng mga kape, kaya minsan sumama si Bayaw sa kapehan para mamitas ng bunga ng mga kape. Ito palang itsura ng kape, Justin, ang nagtatakang tanong ni Randy. Oo, Bayaw, yung mga pulang kulay, yun ang pwede mo nang pitasin, sagot naman ni Justin. Alam mo, Bayaw, noong bata pa si ate, kadamihan kami ng mga napipitas na bunga. Magaling si ate mamitas ng kape,
Lagi ako talo. Patuloy na kwento ni Justin. Napapangiti si Bayaw Randy. Mas gwapo pala talaga pag nakangiti siya. Kahawig niya si Alden Richards. May mga dimples din kasi si Bayaw. Doon kami unang nagpalagayan ng loob ni Bayaw. Hindi naman pala talaga suplado. Medyo tahimik lang. Pero makwento na din kinalaunan. Yan muna kayo Justin ha, ang pagpapaalam ni tatay. Magtatanghalian na pala. Kukuha daw siya ng tanghalian namin. May kubo kaming maliit na pahingahan sa gitna ng taniman. Sa baba naman ay may ilog na malinis na lagi kong pinapaliguan. Bayaw, pahinga muna tayo. Baka mabigla ka eh. Ang yaya ni Justin kay Randy. Oo nga, sakang init na din. Ang sagot naman ni Randy. Bayaw, halika, punta tayo sa baba. Palamig muna tayo. Ang sabi ni Justin. Anong meron doon? Ang sagot naman ni Randy. Basta, sumunod ka na lang Bayaw. Ang excited naman na wika ni Justin. Pagkababa nila ay nagulat si Randy sa nakita. Ang ganda ng ilog, ang linaw ng tubig, at may mga bato-bato pa na malalaki. Subalit lalong nagulat si Randy noong magtanggal ng kasuotan si Justin. Anong ginagawa mo? Ang tanong ni Randy kay Justin. Hindi na sumagot si Justin at lumusong na sa ilog. Halika na Bayaw, ang tawag ni Justin kay Randy. Parang bata si Justin na walang pakialam na tila inosenteng inosente sa kamunduhan. Dahil wala naman mali siya para kay Justin. Pareho naman silang lalaki ng Bayaw niya. Si Randy ay nag-aalangan man ay naghubad na rin at lumusong na sa tubig. Ang puti ng katawan ni Randy at ang tambok ng likuran niya. Noong una ay nahiya pa si Randy. Tinatakpan pa niya ng palad niya ang harapan niya. Pero nang sabuyan siya ng tubig ni Justin gamit ang mga kamay niya, ay gumanti na rin siya. Ang gandang pagmasdan ng tanawin, tila ba sila dalawang adan na nagtatampisaw sa ilog, naliligo at naglalaro. Habulan sila na parang mga bata at maya-maya pa ay sumisid si Randy sa ilalim ng tubig at pag-angat niya ng ulo niya ay natapat sa harap ni Justin ang mukha niya. Sa pagkagulat ay tumayo agad si Randy at nagkaharapan sila ni Justin na out of balance siya sa pagtayo at natumba. Pero bago pa siya matumba ay niyakap na siya ni Justin para sana pigilan siya. Pero huli na ang lahat, kaya natumba na sila sa tubig pareho na magkayakap. Okay ka lang Bayaw? Ang pag-aalalang tanong ni Justin kay Randy. Oo, okay lang ako. Ang sagot ni Randy, nakahawak pa rin si Justin kay Randy. Para nakukuryente si Randy sa mga hawak ni Justin sa kanya at parang nakakaramdam siya ng kakaibang init na dumadaloy sa katawan niya. Init na bumubuhay sa katawang lupa ni Randy. Justin! Randy! Ang sigaw ni tatay mula sa taas. Umahon na kayo dyan at kakain na. Ang wika nito sa dalawa. Nakahinga ng maluwag si Randy. Mabuti na lang dumating na si tatay. Ang wika nito sa sarili. Dahil hindi din niya alam bakit siya nag-iinit. May pinagmamalaki din kasi si Justin. Umahon na sila at nagbihis, saka kumain. Masarap pala maligo sa ilog, ang sabi ni Randy. Oo naman, madalas kami maligo dito ng mga tropa ko. Sagot naman ni Justin.
Simula noon ay naging maayos na ang pakikitungo nila Randy at Justin sa isa't isa. Madalas na din sumasama si Randy sa taniman. Nawiwili na siya. 3 linggo na sila dito sa probinsya at isang linggo na lang ay babalik na si Bayaw Randy sa Maynila. Baka maiwan muna si ate at ang baby nila dito. Isang araw, medyo hapon na, ay bumuhos ang malakas na ulan habang nasa taniman sila Randy at Justin. Patapos na sila noon at papauwi na sana. Dali-dali silang tumakbo sa may kubo para sumilong, pero huli na ang lahat, basang-basa na sila sa ulan. Hindi mo na talaga maintindihan ang panahon ngayong Bayaw. Summer na summer pero lakas ng ulan. Umuwi ka ni Justin kay Randy. Oo nga eh, ito na yung epekto ng climate change. Sagot naman ni Randy. Bayaw, hubarin mo na yung mga suot mo. Baka magkasakit ka. Umuwi ka ni Justin kay Randy habang nagtatanggal na siya ng mga kasuotan niya. Pinigam muna ni Justin ang mga damit niya at sinampay sa may kawayan sa loob. Si Randy ay hinubad na din ang mga kasuotan niya at baka mababad siya sa lamig. Biglang nagdilim ang kalangitan na tila gabi na agad at si Randy ay napayakap kay Justin noong biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Takot na takot si Randy at sa pagkabigla ay napayakap siya sa katabi niyang si Justin at natumba sila pahiga sa kawayan na sahig. Isiniksik ni Randy ang mukha niya sa dibdib ni Justin at nang matauhan siya ay inangat niya ang mukha niya at sorry Justin, ang wika nitong nakatitig sa mukha ni Justin. Sa pagkakadikit nila ay muling nabuhay ang init ng katawan ni Randy. Si Justin naman ay nakatitig lang sa kanya. Si Justin ay nagtataka noong halikan siya ni Randy, pero nagpaubaya siya. Gusto din niya malaman at maranasan kung ano ang gagawin sa kanya ng Bayaw niya. Aaminin ni Randy, iniiwasan niya makasama si Justin dati. Dahil una pa lang niya makita si Justin ay malakas na ang dating nito para sa kanya. Iniiwasan niyang magkagusto dito dahil kapatid siya ng asawa niya. Oo, isang silahi si Randy at gusto niyang magkapamilya kaya nag-asawa siya. At simula noong mag-asawa siya ay hindi na siya tumingin pa sa mga lalaki. Bagay na kayang-kaya mo palang gawin pag gusto mo. Subalit itong si Justin ay iba, para ba siyang isang pagkain na nakakatakam na hindi mo magawang mahindian. Dahil gusto rin maranasan ni Justin ang gagawin sa kanya ng Bayaw niya ay nagpaubaya siya sa mga ginagawa sa kanya ng Bayaw niya. Kasabay nga ng pagbuhos ng malakas na ulan sa kapaligiran ay bumuhos din ang mga kaligayahan sa loob ng munting kubo. Tahimik silang nakahiga na magkatabi pagkatapos nilang sabayan ang ulan sa pagpapalabas ng kaligayahan sa isa't isa. Sa atin-atin lang ito Justin ha, ang sabi ni Randy. Oo Bayaw, ang sagot naman ni Justin na nakangiti. Naulit pa ng maraming beses ang mga lihim na tagpo ng magbayaw. Hindi rin mawari ni Justin kung bakit bumibigay siya sa bayaw niya. Marahil siguro si Justin ay nasa kapusukan pa ang edad niya at nasa experimentation stage pa siya.
Dumating na nga ang pag-alis ni Randy. Babalik na siya sa Maynila at kailangan na siya sa trabaho niya. Ang mga lihim na tagpo nilang magbayaw ay mananatiling lihim na lang sa bawat isa sa kanila. At ngayon si Justin ay may asawa na at mga anak at napapangiti na lang siya pag naaalala niya na minsan nagkasama sila ng kanyang bayaw. At minsan pang nagtagpo ang magbayaw noong umuwi ang mga ito sa probinsya at magbakasyon kasama ang mga anak nila. At minsan pang naligo ang magbayaw sa ilog dahil tulad ng dati, malinaw at malinis pa rin ang tubig sa batis. Maraming salamat po ulit mga Ka-Legian Stories sa pagsama niyo sa akin. At muli po, ako po si Legian at ito ang Legian Story Vlog.